Hi guys! Hello everyone! Hello, hello! So guys, magandang hapon! Ah, nandito na naman ako nagbabalik na. So guys, magluto tayo ng goulash. This is German food. So ito yung beef. Ayan, naka-slice na siya ng cubes. And then we have onions. Naka-cubes din siya. And the paprika guys. At sal or chilies. It's from my garden. Hi, darling. It's fresh from the garden, see? Wow. So, ayan, magluto na tayo. Naka, ano ng ating butter dyan. Yung butter bottle. So, ayan, ilalagay na ang ating onions. So, ating onions. I-fry natin to. First. And then, with the next is yung meat. So, yan guys. Ito, kinuha ko lang, nag-pick ako ng dalawang paprika, yung malaki. Isang paprika yung malaki, saka yung atsal na siya, yung iba. So, napaka-fresh na guys, look. So. And iba talaga yung kapipitas pa lang mo kasi pag na-slice mo siya, maano mo yung freshness ng paprika, ng atsal guys, na napaka sarap yung amoy, yung aroma sa bagong pitas lang mo. So, ayan. Tapos, ito yung guys, yung goulash, parang yung mga apritado or mga something sa atin na may niluto ng mga tomato sauce. Tomato sauce, ito yung siya. Itawag lang goulash sa kanila. Pero, ang sahog lang naman guys, ay paprika lang tsaka with onions. Wala na siyang mga patatas or salt or carrot sa atin. Diba yung mga kaldereta, apertada, meron ganun siya. Sa kanila, wala na siya, kaya yun na ang kaibahan. Pero para siyang ganun sa atin, version ng mga apertada at mga kaldereta sa atin. So yan, paano mo lang natin yung ating onions, no? Tapos, saka natin ilagay yung ating beef, yung ating meat. So, habang yan, ay inano ko muna yung ating paprika. Ligpit ko muna to guys, kasi tuyo na siya. Ayan. Tuyo na siya, tuyo na. Ating mga tapawa. So, guys, dahil naka-jacket ako, kasi nga, kahit hindi pa winter, pero malamig na yung autumn na kasi, mag-aano na yun. Pa-winter na ba? Kaya yun. So, yan. Medyo brown-brown ang ating onions. Lagay na natin ang ating beef. Pero ito siya, guys, ha. Matagal ko siyang lutuin. Pag nahalo na lahat ng ingredients, i-cook siya ng low temperature within 1.5 hours. Hanggang lumambot yung ating karne. So, ayan. So, ang i-add ko lang dito, except dito guys, ay yung pepper. Kasi mahilig akong maglagay ng paminta, lalo na pag mga ganitong mga klaseng luto. Kung gusto ko yung maraming paminta. So, ayan. Yan ang pagma-brown na to. So, ayan. Balagyan ko siya ng paprika. No, paprika. Paminta pala. Sorry. So, guys. At ito, guys. Gusto ko rin kasi mag-vacation kami. Next year. Last middle of January.
gusto ko siya magdala ng ganitong ganito sa ingredients lang, dalhin ko kasi gusto kong patikmin magluto ako din sa Pinas. Kasi kung mayroon pa lang ganito guys, okay na eh, nakapagluto ka na. Kasi patik ay aksal lang naman eh, marami tayong aksal sa Pinas, saka onions, diba? Karne, walang problema, fresh na fresh pa yung karne natin din. So yun, kaya sabi ko sa hobby ko na, na pag nag for good na kami sa Pinas, okay. Sabi ko, para hindi mo manis yung mga pagkain natin dito, sabi ko, pwede ka nang magdala ng mga ganito guys, yung mga seasoning na nila, na gaya ng mga isda, or ano, yung mga pasta, mga lutong ano, kasi meron naman tayo mga pasta, may mga mincemeat, may mga manok, o ano, mga lutong gustong manok, magdala lang kami ng mga ganito nila, mga seasoning, pwede na siya makakain ng German food sa atin, diba? So, kasi hindi naman 100% na ang pagkain natin ay kinakain ng asawa ko. Ayaw niya, guys. Lalo na sa isda na matitinit. Yun, ay pinakaayaw niya. Matitinit na isda. Ayaw niya din sa mga liver. Ayaw niya, yun na. Paan ng mga manok. Ayan. Ang daming ayaw niya. Basta lang daw yung kakain siya ng Filipino food, basta okay sa kanya, hindi yung mga, ano. Kaya, masyadong maarte yung ano ko. Kaya sabi ko, pag mag-forward tayo, walang problema kasi, may mga means, may mga carnivore, mga fresh, mga isda malalaki. Kulang lang natin, dalhin natin yung magdala tayo ng mga ito, mag-stack tayo sa Pinas. Yun, wala nang problema. So, makasurvive siya. Pero guys, usapan namin, pag may bahay na, sariling bahay na kami, syempre, kailangan ako may dirty kitchen sa labas. Kasi yung mga pretong isda, pretong tuyo, yun ang pinakaayaw niya sa loob ng bahay. Kaya, okay lang daw sa kanya, makasurvive siya. At least, pag magluto ko ng tuyo dito, once in 2 years. Ayan. So, sabi niya, pag sa Pinas, kailangan may kitchen sa labas para doon ako magluto ng ano. So, di ba? Okay lang yan. So. Ayan na guys, brown ang ating meat. Okay, so lagyan natin siya ng paminta. Kasi yun ang gusto ko talaga guys, yung paminta. Ayan. Ayan. Paminta. Gusto ko siya ng marami paminta. Yan. So, kailangan natin tanungin. Nakalimutan kong procedure. The next is the paprika, yeah? Or the The meat. Yeah, the meat. I put it in there. The paprika. The paprika. Yeah. So next, I will add the paprika. Ayan. Lagyan naman ating paprika dyan. Masarap yung paprika kasi napaka-juicy niya, kasi napaka-fresh. Diba? So, yan. And then, dito, I think you will just add goulash, water, and then you will add dressing. That's it. And then, i-cook muna siya na cook muna siya ng 1.5 hours with low heat. Dapat mahina yung apoy para yung tenderness ng ating curry. Mm,
ang bango talaga ng paprika na. Sarap na, guys. Alam niyo guys, hindi mahirap lutuin yung mga food nila, yung mga German food. Pagkain nila kasi napaka-simple. Gamit ka lang ng mga ganitong mga seasoning nila, mga ano, gaya sa atin ng canola mix, avocado mix, agaveta mix. Ganito lang din gamit nila. Okay. Ganito lang din ang gamit nila. So, kaya hindi masyadong mahirap kasi hindi masyadong mga ingredients gaya sa atin ng mga tulang pagkabuto ko ng pansit, maging baby beans, merong mga carrots, may ano, chuchuche, dami diba? So, pero sa kanila, napaka-simple lang talaga. Simple, pero para sa atin, napaka-sosyal ng mga food nila. Lalo na yung mga baked pasta. Mga baked pasta, wala siya lang masyadong pag magluto sila ng meat. Yung minced meat, paglutuin nila, ano lang siya guys? Mag-gisa lang yung minced meat, tapos lagay na yung tomato paste. Pag naluto na tomato paste, and then yung pasta mix nila, yun lang, wala lang onion, wala garlic, nothing. Pagdating ko nga dito, wala siyang garlic guys, may sibuyas siya pero walang garlic. So, nung dumating ako, sabi ko, pag magluto na, ako na nagluluto, sabi ko, bili ka ng ano, garlic, saka sibuyas meron. Yung huwag kang gumamit na masyadong maraming, ano, kasi ang amoy ng bawang. Kaya yun yung amoy ng bawang. Lalo na mga amoy sa paligid. So yan, lagay na natin yung tubig. Tapos, i-add na natin to guys, yung ating sis mix. Ayan. And then, lagyan natin yata ito ng ano guys, yung tomato paste. Ayan, sana siya. Para lang siyang aplikada sa akin. Check on this. Shall I add some tomato paste niya? But it's not normally not. Only this, okay. So I will I put it all already, the water and the meat. So no need guys, so only this one. So yan, and then after this, we are cook na natin siya ng low temperature. Again po ng konting tubig kasi. Yan, so cook na natin yan. Tapos, balikan natin to guys na mamaya after 1 hour. Pero i-check din natin yan siya. I-check natin natin kung ano yan. So, yan. So, balikan natin yan later. See you guys. So, yan na guys. Ito na. Nagluto na rin ako ng pasta. So, yan. Ang aming lunch for today. So, kain tayo.